Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Hi kids! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Arlene. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa iyo. Ang ating asignatura ay Filipino for Grade 1. Tayo ay nasa Quarter 2, Week 7 ng ating aralin. At ang ating pag-aaralan ay pagbasa at pagbilang ng pantig. Pasasalamat po sa bumubuo ng Pivot Learner's Material na ginagamit nating gabay sa ating aralin. Salamat din po sa Canva for Education para sa mga illustrations. Sa araling ito, inaasahang makikilala mo ang mga tunog na bumubuo sa pantig ng mga salita at mabibilang ang mga pantig ng salita. Ang galaw ng iyong bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita ay tinatawag nating pantig. Pagpapantig naman ang tawag sa paghahati ng salita sa pantig o mga pantig. Ang pagpapantig ng mga salita ay makatutulong sa pagbabaybay nito ng wasto. Ano ba itong pagpapantig na ito? Okay, tingnan natin ha. Meron tayo ditong tatlong grupo. Meron tayong salita, pantig, at bilang ng pantig. Halimbawa ng salita ay aklat. Pantigin natin. Okay, pantigin natin ha. Ito yung saltik ng ating bibig. Aklat. Bilangin natin ang buka ng ating bibig at saltik ng ating dila. Bawa. Aklat. Okay, o, bilangin natin. Papalakpak tayo. Aklat. Okay, sabay nyo nga ako. Aklat. Okay, pantigin natin. So, meron tayong ak. Yan, isa. Lat. Aklat. Ilan ang pantig nun? Aklat. So, ito ay mayroong dalawang bilang ng pantig. Okay, naunawaan ba? Okay, pag sinabi natin pantig, ito yung buka ng ating bibig at saltik ng ating dila. Alright? Okay, ito naman. Dalaga. Palakpak, ipalakpak natin ang pantig nito. Meron tayong dalaga. Alright? Dalaga. Okay, pantigin natin. Dalaga. Okay, nakita nyo, pinaghiwa-hiwalay natin ang bawat pantig. Okay, bilangin natin ang pantig nito. Dalaga. Dalaga. Ilang beses tayo pumalakpak? Tayo'y pumalakpak ng tatlong ulit. So, ibig sabihin, mayroon itong tatlong pantig. Okay, next. Paru-paro. Pantigin natin, ha? Paru-paro. Okay, ating pantigin. Paru-paro. Ro. Bilangin natin kung ilang palakpak o ilang pantig. Pa, ru, pa, ro. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, so meron tong apat na pantig. Okay, naunawaan ba? Padali lang, di ba? Okay, narito pa ang iba pang halimbawa. Mayroon tayong basa. Pantigin natin at ipalakpak. Basa. Okay? Basa. Basa. Ilang pantig? Basa. Dalawa. Okay. Yan. Next natin ay pisara. Pisara. Ilang pantig? Pisara. Mayroon itong tatlong pantig. Next naman ay halaman. Ha-la-man. Okay, pantigin natin. Ha-la-man. So, ilang pantig yon? Mayroon itong tatlong pantig. Naunawaan po? Mandali lang, di ba? Okay, so pantigin nga natin ang ating mga pangalan. Ako, ang pangalan ko ay Arlene. Ilang pantig mayroon yon? Okay, mayroon itong dalawang pantig. Bilangin natin, Arlene. Alright? Arlene. Okay, ikaw nga, pantigin mo nga ang iyong pangalan at ipalakpak ito.
Okay, ilagay nga sa ating comment section kung ilang pantig ang iyong pangalan. Alright? Para malaman ko kung talagang naunawaan nyo. Ito naman, itlog. Pantigin natin, itlog. Mayroon itong dalawa. Itlog. Alright? Next, nanay. Nanay. Mayroon itong nanay. Dalawang pantig. Next ay nagturo. Nagturo. So, meron itong tatlong pantig. Okay. Tandaan natin na ang alpabeto Pilipino ay may 28 titik. Si teacher muna magsasabi ng unang tunog ng bawat larawan. Sunod ay kayo naman. Handa na ba kayo? Simulan na natin. A, A, aso. A, A, aso. A, kayo naman. B, B, baso. B, B, baso. B. K, K, cat. K, K, cat. K. Ito ay English na titik. Ngunit ginagamit din natin sa alpabetong Pilipino. D, D, dahon. D, D, dahon. D. E, E, eroplano. E, E, eroplano. E. F, F, fun. F, F, fun. Ito ay hiram na titik din. G, G, gatas. G, G, gatas. G. Hari. Hari. I, I, ilaw. I, I, ilaw. I. J, J, jam. J, J, jam. J. Ito ay hiram na titik din. K, K, kamay. K, K, kamay. K. L, L, lapis. L, L, lapis. L. M, M, mata. M, M, mata. M. N, N, nanay. N, N, nanay. N. Nye, nye, pinya. Nye, nye, pinya. Nye. Ng, ng, nganga. Ng, ng, nganga. Ng. O, o, orasan. O, o, orasan. O. P, P, payong. P, P, payong. P. Kwa, kwa, quilt. Kwa, kwa, quilt. Kwa. Hiram na titik din ito, mga bata. R, R, radyo. R, R, radyo. S, S, sabon. S, S, sabon. S. T, T, tabo. T, T, tabo. T. U, U, ulan. U, U, ulan. U. V, V, van. V, V, van. V. Hiram na titik din ito, mga bata. W, W, walis. W, W, walis. W. X, X, box. X, X, box. X.
Yi-yi-yaya, yi-yi-yaya, yi. Z-z-zak, z-z-zak, z. Okay, tingnan natin. Sukatin natin kung talagang naunawaan nyo ang ating Erelin para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tingnan ang mga larawan sa ibaba. Papakita natin mamaya. Ibigay ang tunog ng unang letra na salita ng mga larawan at isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, so tunog ha? Ano yung nawawalang tunog? Unang larawan, meron tayong lapis. Lapis. Ano ang unang tunog ng salitang lapis? Okay, anong iyong sagot? Ayan, kung ang sagot mo ay lapis, magaling, tama ka. Ikalawang bilang, ubas. Ubas, kung ang sagot mo ay magaling, tama ka. Ikatlong bilang, pagong. Alright, anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay P, mahusay. Letrang P, tunog, P. Number 4, ilaw. Anong nawawalang unang tunog? Kung ang sagot mo ay I, mahusay. Letrang I, tunog, I. Tama ka. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sabihin o bigkasin ang tunog na bumubuo sa pantig ng bawat salita. Pagkatapos, isulat sa bawat puwang ang bawat pantig ng mga salita. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, unang bilang. Meron tayong bola. Okay, ito ay bola. Okay, nakuha ba ang tamang sagot? Mahusay kung ganon. Letter B, susi. Okay, pantigin nyo naman ang salitang susi. Okay, ito ay susi. Ilang pantig yun? Bola, dalawa. Susi. Susi, dalawa. Okay, next. Kapote. Sige, pantigin natin. Kapote. Ilang pantig yun? Mayroon itong tatlong pantig. Okay, next. Okay, pantigin natin. Kabayo. Kabayo. Tatlong pantig. Letter E, buwan. Okay, mayroong buwan, dalawang pantig. Buwan. Okay, nakuha ba ang tamang sagot? Mahusay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, basahin ang mga sumusunod na salita sa pamamagitan ng pagpalakpak. Isulat ang bilang ng pantig sa kwaderno katulad ng halimbawa natin ito. Araw. Meron siyang dalawang pantig. Araw. Dalawang pantig. Unang bilang, maaga. Ilang pantig kaya yon? Okay, maaga. Ilang pantig yan, kids? Mayroon itong tatlong pantig. Next, number 2, ang. Okay, ilang pantig yun? Ang. Okay, isang beses lang natin sinaltik ang ating dila at ibinuka ang ating bibig kaya ito ay mayroong isang pantig. Ikatlong bilang, masaya, masaya. Ipalakpak nga natin, masaya. Ilang pantig yun? Mayroong tatlong pantig. Next, basurahan. Okay, bilangin natin, basurahan. Mayroon itong apat na pantig. Next, number 5, linggo. Okay, linggo. Ilang pantig? Mayroong dalawang pantig. Ika-anim, plaza.
Anong iyong sagot? Plaza. Mayroon itong? Mayroon itong dalawang pantig. Next, number 7. Namasyal. Namasyal. Ilang pantig? Mayroon itong? Tatlong pantig. Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang apat, bilangin ang pantig ng mga salita ayon sa bilang ng pantig nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, so meron tayo ditong apat na grupo, no? Meron tayong isang pantig, salitang may dalawang pantig, salitang may tatlong pantig, at salitang may apat na pantig. Igugrupo lang natin yung mga salita. Ilalagay natin kung sa isa bang pantig yon, dalawa, tatlo, o apat. Okay, so narito muna yung mga salita, mga bata. Itinapon ang araw. Okay, so tatlong salita. Itinapon ang at saka araw. Okay, pantigin natin ang unang salita. Itinapon. Itinapon. Ilan kayang pantig yon? Saan natin ito ilalagay? Sa isa, dalawa, tatlo, apat na pantig. Okay, mayroon itong apat na pantig. Itinapon. Itinapon. Apat na pantig. Sunod na bilang ay, sunod na salita ay ang. Ang. Okay, saan natin ilalagay ito? Kung inilagay mo ito sa isang pantig, mahusay, tama ka. Next ay araw. Saan natin ito ilalagay? Kung inilagay mo ito sa dalawang pantig, araw. Araw. Dalawang pantig. Mahusay, tama ka. Para sa gawain sa pagkatuto bilang lima, pantigin ang sumusunod na mga salita. Kilalanin ang tunog sa bawat pantig sa pamamagitan ng pagsulat nito. Ibigay din ang kabilang ng pantig at gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, so meron tayo ditong larawan, salita, tapos papantigin natin at bibilangin natin kung ilang pantig. So unang bilang mayroon tayong anina sa larawan? Ito ay baka. Paano natin ito papantigin at ilang pantig? Sige nga, ready, go! Okay, sulat natin. Ba at ka, baka. Baka. Dalawang beses tayong pumalakpak. Ibig sabihin ito ay may dalawang bilang ng pantig. Nakuha ba ang tamang sagot? Mahusay kung nakuha ang tamang sagot. Ikalawang bilang, mayroon tayong kambing. Okay, kambing. Pantigin nga. Okay, anong iyong sagot? Kam at bing. Kambing. Ipalakpak natin. Kambing. Ilang beses tayo pumalakpak? Tayo ay pumalakpak ng dalawang ulit. Kaya ito ay may dalawang pantig. Next number ay kabayo. Ilan kaya ang pantig nito at paano natin ito papantigin? Sige nga. Okay, pantigin natin. Kabayo. Palakpak natin. Kabayo. Ilang palakpak yon? Mayroon tayong tatlong palakpak. Tatlong pantig. Okay? Next ay manok. Manok. Pantigin nga at bilangin ang bilang ng pantig. Okay, ating pantigin. Manok. 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 Ipalakpak natin ang bilang ng pantig. Manok. Ilan yon? Mayroon tong dalawang pantig. Nakuha ba ang tamang sagot? Great job! Okay, next ay palaka. Okay, palaka. Okay, pantigin niya. Palaka. Okay, palaka. Ilang pantig yon? Mayroon itong tatlong pantig. Nakuha ang tamang sagot? Great job! Ang galing! Binabati ko kayong lahat mga bata dahil natapos nyo na ang ikapitong linggo sa ikalawang markahan ng ating aralin. Huwag kalilimutang i-share sa iyong mga kamag-aral
Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan para sa araw na ito. Magkita-kita rin tayo sa inyong mga telebisyon every Monday 8 o'clock to 9 o'clock ng umaga para sa Mathematics 1. Para naman sa online tutorial, pumunta lang kayo sa EdTech Unit Facebook page para mapanood ang ating Itulay online tutorial para sa Mathematics 1 every Friday 1 o'clock to 1:40 ng hapon kasama si Tutor Sherry. At hindi lang yan, lahat ng subjects mayroon tayo Monday to Friday. Magkita-kita rin tayo sa iba't ibang channels, sa inyong cable channels, sa GMA Afford the Box, para sa DepEd TV ng iba't iba pa rin aralin. Si Teacher Aileen ay makakasama nyo para sa Araling Panlipunan for Grade 2 together with Tutor Shane. Muli ako si Teacher Aileen na nagsasabing mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa iyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! Mwah!